5 runway running 375 degrees, require 70 knots. Roger. Affirmative. So what's up sa inyo guys, no? So nasabi ko sa nakaraang vlog ko guys na mahigpit talaga sila sa lisensya para sa drone. Pwede mo naman siyang paliparin kaso... So, yun lang, papaliparin mo lang siya, paglalaruan mo lang, parang hobby mo lang. So, syempre, pag mag-upload ka sa social media mo na monetize, kailangan meron kang lisensya na katulad sa mga piloto. So, bago mo makuha yun, kailangan mong mag-enroll. Diba, may mga, kung gusto mong pumasa sa exam, kailangan mag-enroll ka sa mga expert na nagtuturo na talaga. So, may mga website na pwede kang mag-enroll dito sa Amerika. So, kung hindi mo naman kayang gumastos ng $200, para sa enrollment na yon, nakatulad ko, hindi ko kaya yon dahil napakabigat, $200. 10,000 piso na yon guys. So, ang ginawa ko, magsi-self-study na lang ako. Kung ano yung mga available sa YouTube, yun na lang kukunin ko. At sa tulong din ng librong ito. So, saan na ba ako? Yan, nasa page 15 na ako. Page 15. So, itong part 107 na license, base sa aking research, ang pag-aaral pala nito, ano bang sabi sa research? So, mga nilalaman nito ay madami. Patulad ng mga safety precaution. Kung kailangan mo pa bang makipag-communicate sa airspace tower pag magpapalipad ka ng drone. Gaano kataas ang lipad ng drone bago mo i-communicate ito sa airspace tower? Saan ka pwedeng magpalipad? At basta yun, madami. Samahan nyo ako guys. Wag na pala para makapag-focus ako. So, babalitaan ko kayo guys kung pumasa ako. Ha! Sa aking pag-aaral at pagkuha ng Part 107 Drone License. Boom, panis! So, magpapractice na tayo, guys. Take off. Home point update. Memp lang na naman tayo, guys. Buti na lang matibay itong EGI. Ayun, so kukunin natin siya, isa. Sumabit siya sa dahon. Ano lang natin. So, ito siya. Abot natin. Pang 10 semplang. Tinatry ko kasi yung mga FPV. Kung nakanunod kayo ng mga FPV drone, yung mabibilis talaga sila magpatakbo sa mga sulok-sulok. So, yun na yung pinapractice ko kasi ngayon. Kaya, dawadan ako sa mga sulok-sulok. So, gagawa na rin tayo ng custom drone, guys. No? Uso kasi dito yung mga customized drone. So, sila mismo yung gumagawa ng sarili nilang drone. Yung mga parts, ino-order lang. So, ganun yung gagawin natin ngayon, guys. Bukod sa mas maganda na kasi yung ganun, mas mabilis siya. Tapos, mas magandang quality yung magagawa mo. Mura pa, mas mura siya. Halos kalahati ng presyo kumpara sa mga bibili ka ng mga branded na drone. So, bibili ka lang ng ng controller, tapos parts ng drone, ikaw na mag-a-assemble. So, mas mura yung ganun, tapos mas maganda pa, mas mabilis. So, lulubatin ko na lang to guys, no? So, check muna natin kung okay pa siya. Okay pa naman, dami ng gasgas, oh. Pero matibay itong puro semplang na, guys. So, check natin kung under pa, 7% na lang din yung cellphone ko. So, ayun, lumilipad pa siya.